Hello mga kaganda! Gandang Lola Rose! Hi! Good morning! Again, this is your Gandang Lola Rose at magbablog about how to get a business permit in our licensing here in Marilao, Bulacan. So we have our head of the licensing, Dr. Martin Armando C. Cruz. Sir, kindly explain, lalo yung ito, nakalakit ako, nakapila na, yung mga bagong applicant for a business permit. Yan, ito na si Sir. Good morning sa inyo lahat. Si Dr. Arman po ito ng business permit and licensing. Ngayon po ay ika-anim na araw na ng ating renewal na pagkuha ng business permit dito po sa ating bayan. Kakaiba po yung ngayong taon dahil una, dahil na rin sa panahon ng pandemya, meron tayong pag-iingat na ginagawa o yung tinatawag natin na health protocol kasabay ng renewal ng permit. Una, ang mga kliyente ngayon bago pumunta sa atin ay pre-registered. Ibig sabihin, they apply online. Nakapag-announce na po kami last December na yung mga kukuha ay dapat magpatala through electronic system na bibigyan sila ng stop, oras ng pagkuha nila, araw, dahil nililimitahan lamang natin sa loob ng 150 clients per day. Ibig sabihin, yung mga mag-walk-in, kailangan naming i-fill up muna yung 150. Hindi po sila ma-accommodate unless kung bakante yung lugar or yung space na hindi na-applyan ng mga nagsipag-online. Excuse me, sir. Ito po ang sample na sinasabi ni sir na online magpapatala staff. Ito po. Kaya titignan ko anong date kayo pwedeng pumunta rito para hindi mahaba ang pila. Sige, sir. Thank you po. Uli, salamat, Ma'am Rose, na tayo ay mayroong ding isa pang sistema na kung tawagin ay may mga electronic system approach na tayo na yung dokumento, kulang yung iba na dumaan sa barangay, ay maaari naman naming issuehan ng permit provided na iko-comply ito sa loob ng 2-3 buwan. Katulad po ng yung iba, may mga kakulangan sa fire inspection, so sila ibibigyan muna ng temporary para lamang hindi sila ma-delay. So, yun po yung isa. Pangalawa, doon naman sa mga negosyo din na bago, ay ina-accommodate natin yung mga bago dahil alam po natin na marami yung mga ilan na nag-file na ng closure na kung saan sila'y nahirapan, muli nilang bubuksan yung kanilang negosyo. So, hindi po problema yon. Yun po ay aming pa rin muling bubuhayin, at kung meron silang mga naging accounts or yung mga kakulangan nila sa bayarin, inapayagan namin makipag-settle dito po sa ating pamahalambangan. Very good, very nice. Kasi it's true, because of pandemic, talagang medyo hirap ang mga community, ang mga tao. Katulad nito, may application po ako. Ayan, nakikita nyo po. Ayan. Dalawa po na dito, new business. Ibig sabihin yung bago. New business. So ito yung requirement. Yung mga bago pong negosyante, kailangan humingi po kayo ng form wherein kung ano ang kailangan na isubmit dito sa licensing. And then, renewal, ito din po. Yung renewal, at least may idea na sila. Pero yun yung totally wala. So, yung closure, ito po yung ini-explain ng ating Dr. Martin Armando Cruz. Yan po. So, ito po, maliwanag. Kasi isa din po ang gandang lola na mag-a-apply ng new business. Kaya ako nabigyan niya na at ako'y mayroon ng schedule. Sige, sir. Go ahead. Okay. Sige po. Dahil na rin po sa mga susunod na araw, ay may mga ilan pa kaming announcement. Mas pinamabuti namin na unti-unti i-convert na into electronic system. Hindi po namin ito pinatupad ngayong taon, yung online application, online payment, dahil na rin sa
baka kung sakaling hilaw po yung aming proseso, ibig sabihin mapilitin namin mag-electronic pero hindi pa tayo handa, baka magaya tayo dun sa isang company na nag-computerize, sakala mabilis pero yung pala mas lalong madidelay. So yun po iniwasan. Sa ngayon ay papunta na rin naman tayo sa online licensing. Sabihin, nag-apply kayo online, application, di na kayo kailangan pumunta dito. Pero sa ngayon muna ay hybrid tayo. Mag-apply pa rin po kayo online, pupunta pa rin tayo dito for this January. Na kumpleto, kasama na rin yung barangay business clearance nyo. Doon sa mga hindi pa naka-apply, inuulit po namin, malaking bagay kung madumaan din kayo sa barangay dahil ina-announce din nila dito na meron pong scheduling ang ating pag-a-apply ng business permit. Sir, another question. Katulad ko, mayroon na akong schedule. Okay. Saan ko ito dadalhin dito sa nakahilerang ano yan? Ayan. May number na po kayo. Tulad dito, number 41. May PM na lang kayo. Number 41. By the time na 10 a.m. kayo dadating, dapat. So, hindi pa kayo pwede ngayon. Huwag yung kung mag-adose kayo nakabook, hindi po po pwede dahil may oras at seat number para maiwasan yung nasa loob. Okay. So ang proseso natin ay kalinsunod lang nito. Saan ko ipipresent yan? Diyan lang po sa assessment. Meron na kayong telepon para doon. Okay. Mag-assist na. So sa oras na binigay sa inyo ha. Pag dumating tayo earlier, nakakamaksakali magkat problema. Okay. Sir, another question. Katulad ko, mayroon lang akong DTI. Ito yung application ko. Based on the requirement, I have to submit DTI okay sa new. Then clearance from the SSS. Tapos public liability insurance, mayroon na parang mayroon ako dito yan. Dito. Yun ang sinasabing one stop shop, yes, okay? Nice. And locational. Dito rin. Dito rin. So yun din ang kasama. Dito rin po, kasama. Okay. So ito, nandito na lahat. So ang magiging problema ko na lang, ay yung SS clearance. Madali na po yun. Madali papayagan na rin namin yan dahil ang SSS naman ay online din. So pwede nyo nang kami na bahala to follow na lang sa amin. So pwede ko itong puntahan, itong date na to, even though kulang pa yung aking requirement. So it is for compliance na lang. For compliance na lang. But I have yung to follow. Yung basic lang po ang importante. Yes. Saka suntingin. Yes, I have to follow. Sa kayo bukas. Ayan. So, mga friends, mga viewers na taga Marilao, malinaw po ang sinabi ng ating Head of Licensing. Kung nakakuha na po kayo na stop, see to it na punta kayo dito on time or before the official time kasi may naka-reserve ng seats. Okay po. So, pag-alun pala muna papasok. Ayan. Pag-alun din natin. Okay. So, pag may kwa na ito na po ang unang pupuntahan nyo. Ayan, papunta na doon. At ito po yung ating head ng licensing. Kung nalagay, okay. Ayan, so mag-i-check niya. So, dito din ako pupunta bukas. At ito po, may paalala, papatid, sa mga nagpapa-assess na hindi pa magbabayad ngayong araw, mangyaring kumuha muli ng inyong staff para sa schedule, para sa pagbabayad ng inyong business permit. Ibig sabihin, may stop uli kasi iniiwasan natin yung ano yan, yung pila na hindi tayo magkadikit-dikit. Social distancing. And see to it na you have your face mask. Pasensya na po kayo, inalis ko lang po ito, but I have my face mask. It's because para mailiwanagan nyo. I have my face shield nandito po. Okay, so ito po yung mga mag-a-assess. Ito po, ayan. Nakikita nyo, ayan. At ito, mga naka-ready po yung ating mga employee of our municipality of Marilao. Okay, ito pa po. Ano ibig sabihin itong Minro? Environment po. Environment. So ito yung sinasabi pala ni Sir Arman na one-stop shop. Yung lahat na kailangan nyo, nandito na lang kukunin. Okay po? Apo. Ayan. So, naka-ready po sila, smiling. They are very accommodating. Okay, thank you. O, dito naman, public utility insurance, liability, nabubulol ang gandang Lola Rose. Ayan. So, naka-ready po. Ano ibig sabihin na public liability insurance? CGL po.
sabihin ko, comprehensive general liability po. Comprehensive. Yes. Para palang sasakyan. Yes. Ayan. Comprehensive, ibig sabihin, babayaran lahat kung ano man damage doon sa ano yan. Kasi that is third company. Party po. Third party. E paano kung building ang tinuha ko? Kailangan din po niya. Kailangan. So more or less, pag ganyan, halimbawa hanggang fourth floor, magkano ang insurance na dapat ihanda ko? Meron po tayong coverage po, and meron tayong tinatawag na yung sa square meter po. Ayan. Depende po sa square meter po. Na. So anong dapat dalhin ko para malaman mo? Yung lot lang ba? Square meter lang? Yes, lot. Po. Ayun po lang. Yung barangay clearance po. Say for instance, hindi ako nakakuha ng barangay clearance, hindi niyo ako matatanggap dito sa insurance? Yes po, kasi po sa pag-renew po ng permit, kasama din po ang isang, kasama din po sa requirements ng barangay clearance. Okay, so ito po, pare-parehas kayo? Sanitary. Dito naman po, sanitary. Okay, good morning mga madam, mga sirs. Ayan. Magaganda ito ang inyong gandang Lola Rose, isang vlogger. I'm also from Marilao, but I'm from Loma Ligato. Ito po ang form nila. Pwede po kahiram? Ayan, thank you. Ito yung sanitary permit to operate. Ayan. Pag sinabing sanitary, anong ibig sabihin, madam? Siyempre yun po yung bibigyan natin ng permit na maayos po yung kanilang mga establishment. Ayan, diba, sa pagkain, sa pangapabrika. Ayan, malinaw po. Nasagot na ng ating dito na nag-entertain ng mga applicant na gustong mag-business. So, ibig sabihin yung kalinisan. Especially kung mga restaurant. How about the building? Kailangan ba bata? Masakay apartment. Sa engineering lang. Okay. To operate. Before kasi, I have my own school. Nag-avail ako nito. So, ito po. Ayan. Hindi lahat siguro. Ano? Kasi kung building, kailangan pa ba ito? Sa building naman po, in-inspect po namin doon yung septic tank. Septic tank. Kailangan may septic tank. So, wala pala pong exemption. Even you are a lessor, still, you are going to apply for a sanitary permit to operate. Tama po ba? Ang gaganda nyo mga talagang Monday, ready to work, very energetic. Okay, thank you po. Tomorrow I'll be back because I have to apply also. Ayan, ito po sila. Kunan mo isa-isa para pag may sumimang. Okay, diba? Pasensya na po kayo, si Gandang Lola is very energetic. So nakita nyo, bakit hindi siya masyadong loaded? Karaniwang kasi before, loaded siya. It's because of this staff na may appointment. Ayan. Yun po ang kagandahan. Ayan. Ng ating, kumbaga, may sistema. Kung paano mag-issue ng business permit or licensing. So, maganda yung ating pinatupad ngayon. Tingnan nyo po, because of pandemic, nagagawa natin ng paraan. Not like before talagang agawan, siksikan. So ngayon po, hindi na tayo magsisiksikan because may pamamaraan, may sistema. So nakikita nyo po, mga nakaupo, because they have their own number. Ito po, ganito. May number 41. So papapasukin ka, pauupuin ka. You just wait kung kailan ka i-interviewin at kung kailan mo isasubmit yung papers. Okay po ba? At kung may tanong naman po, just log in sa Marilao, kasi naka-ready naman sila, lalo na sa licensing. Or, you just come over para kayo makakuha nito. Pwede daw online or pwedeng personal. So, okay na po. Shout out ka. What's up sa inyo mga ka-thumbs up? Ito nga pala si Dan sa Martin Approved. So, pag di pa naka-subscribe, subscribe na. Subscribe din kay Gandang Lola Rose. So, yun. Approved. Thank you. Okay. Dito naman tayo sa isang printing. Ayan. Ano ang ipiprint? Permit na. Yung permit na mismo. So, manggagaling doon. Then, dito ang sunod. Ito na po yung last. So, this is the last table. Ayan. Kumbaga, ito yung dessert. Ayan. Ito ang last table. Kasi nga,
yung business permit nyo ay ipiprint na kung kayo ay approved, kung naayos na yung inyong requirement. Okay po ba? After payment. After payment pala. Payment pala muna, sorry. Payment muna doon sa treasurer. Ayan. So payment muna, kaya nga lang yung treasurer, hindi po dito, nandoon sa another ground floor din, sa dulo po. Ayan, yung treasurer po ay nasa ground floor din. Kaya kahit na senior ka, ay sa treasurer's office, dito na po ang pinakalast. Sabi ko nga, kung sa pagkain, ito ang dessert. So ito, printing. Ayan, na-print na ni Sir at pupunta na dito sa releasing. Ayan, tingnan niyo po, oh, they are very accommodating naman. At nakita mo niyo po, ay, ayan, ayan, yung ganitong plate. Ayan. Oh, para hindi kayo mapagkamalang, pwedeng ilagay niyo dito na ako ay may ito po yung permit. Ayan, at ito po yung permit. Ayan, ang liwanag pala po. Isa-isay natin. Ito, ayan, maliwanag po, pag mayroon na kayo nito, ibig sabihin, natapos nyo na yung inyong business permit. Ayan, may certificate na. Okay, ayan. Kaya nakita nyo na po, okay? And, kasama ng certificate, pwede na bibigyan na kayo ng plate. Ayan. Pwede ba ito sa sasakyan, sir? Ay, hindi po. Yung business plate po kasi natin, yeah, usually dapat po nilalagay ito sa gate ng business establishment. Kung warehouses, sa labas po ng warehouse. Ngayon, kung halimbawa mga stall sa SM, within the store, kailangan visible po ito. Yeah. O, kailangan po lagi nyo ipapaskin ito dahil siyempre, kasama po sa binayaran natin sa business permit. How about the certificate? Saan ilalagay? Certificate naman siya, the same ipa-frame din po. Ipaprame ko ba? Ba't wala lang kasama? Mas maganda mo mam, pinaprame para mas maganda. Ayan, po. Ayan. So wala pong kasamang frame, bahala na yung may-ari ng business na ipa-frame nyo para ma-preserve. Kasi 1 year yan na nakakabit, di ba? 1 year. So yan lang po. So wala nang ibang ikakabit sa establishment. Wala. Yan lang. Ayan. Wala na? Wala na, ma'am. So, meron lang additional, ma'am. Additional daw, okay. So Marilao, nagbibigay kami ng refreshment sa mga taxpayer. Ah. Pagkatapos mo magbayad, nagbibigay kami ng refreshment. Siyempre, mga nag-intay din. May raffle din tayo, ma'am. Ah, ayun. Pala may mga promo pala sila. Tingnan nyo. Pinanatulungan na kayo, may makukuha pa kayo na ano ba ang pa-frame nyo dyan sa raffle? First prize po natin ngayon is 50,000. Wow. Second prize, 30,000. Second prize, third prize, 20,000. Maganda pala dito. May premium. Okay po. See, nakikita nyo ang promo ng Marilao for those who want to apply ng business new and renewal. They have, una saan na yung soft drink dito? Oh, no. Yung soft drink sa ito, pakita natin. Ito naman tinatago. Mamaya, iuwi ko na to. Ayan, may pampalubag, loob. Ayan. May calendar din, ma'am. Oh, may calendar pa pala. Ayan, patingin ang calendar mo. May regalo po ang Marilao na, ano yan, isang kalendaryo at ito at ano pa, raffle ticket na pwede kayong manalo ng 50,000, o di ba? Di masama, bukod tangi. Ang munisipyo ng Marilao ay nagbibigay. Pero actually, hindi na kayo mahihirapan. Tanong nyo kung bakit? May number na kayo. Hindi na kayo pipila kasi may appointment na po kayo. Okay po? Ayan, thank you. Ito po yung sinasabi doon na pag na-compute na yung bayarin, dito po tayo pupunta. Treasury office. Ayan. So pag nabayaran nyo na yung tamang payment for the business permit, that's the time na pupunta tayo sa printing. Okay po ba? So halimbawa na-assess na kayo doon. The last, ang sunod na puntahan nyo ay ito. Sir Boyet Pascual, our former barangay captain sa Marilao nung kami ma-transfer doon. And I'm also happy kasi medyo maganda naman yung pag-welcome sa amin. So I'm thankful. Ayan. So ngayon, nandito na siya, munisipyo ng Marilao as Municipal Planning and Development. Ayan. Wow! Municipal Planning and Development Coordinator.
pupuntahin nyo rin po ito sa pagkuha nyo ng license sa business permit. Sa nyo. So ako pala pupunta rin sa iyo bukas. Ayan. So, yung mga new, dito po, dadaan po kayo dito sa office ni Sir Pascual. Ang kukuhanin po sa amin ay yung locational clearance. Ayan, clearance. Locational clearance po ang kukuhanin sa amin, sa office namin, na nagpapatunay na yung bagong business na itatayo ay nandun sa lugar na yon at pag-aari ng usin man ang may-ari, yun po yun, para mapatunayan na walang ng problema doon sa kapitbahay, kaya may encroachment, yun po yun. Tapos isa pa, para ma-determine po natin kung talagang siya ay nararapat doon sa lugar na yon na itayo. Kung sabihin natin yung business po natin ay naaayon doon sa gamit ng lupa, yun po yun. Kasi pag, siyempre pagka-agricultural, yes, to be sure. Dapat agricultural siya, pero bago po gamitin to sa pag-ililipat ng gamit lupa, may mga requirements may din. Another requirements yeah. Po. May mga papers may din papers na talagang approved, special yung DNR, di ba? Ayan. So, planning kasi po. So, narinig nyo po yan, pero madali naman po kausap sila. Yung mga new na mag-a-apply, madali naman po kausap. Okay, thank you very much. Okay. Mga kababayan kong taga Marilao, tapos na po ang pagbibigay ng information how to apply for a business permit and licensing office dito kay Dr. Martin Armando C. Cruz. Ayan, last message, sir, kasi may nakikita ako dito. Paki-explain nga ito. Ayan, explain mo na, sir. Ito, po. Ito pong ating background nito, yung backdrop. Ito yung official e-boss or electronic business one-stop shop na nagsimula ng January 4 hanggang 20 sa atrium na ngayon ay inyong pong nasaksihan. At sana, salamat po sa mga suporta tulad ni Ma'am Rose na patuloy tayong binibigyan ng information dissemination sa ating mga kababayan para tuloy-tuloy po yung kanilang pagninegosyo kung sila ay mayroong business permit. Malaking bagay ito tulad ng pandemya, ating pong natulungan yung mga kababayan natin na mabigyan pa rin ang hanap buhay dahil meron silang application, mga permits na lalong-lalo yung mga essential products, hindi po sila hinaharang sa mga checkpoints kung sila ay mayroon din karampatang permiso ng local government. Kaya yun po ang kahalagahan na tayo ay may business permit, nasusubaybayan tayo ng local government, at kung sakali man tayo ay magkaroon ulit ng mga problemang pangkalusugan, ay patuloy po silang makakapag-operate at hindi mahahamper yung kanilang operation. So muli, maraming salamat at sana ay pagpatubayan tayo ng kung may kapal and always keep safe. So mga kababayan, in case na hindi nyo gaano naintindihan yung aming paliwanag, pwedeng direct kay Sir Arman. Ayan, ilalagay ko po yung number niya and the title itself. Ayan, ito sir, pakipaliwanag mo po ito, yeah. Parang gusto ko ito. Ayan. Nag-registered na mula Enero 4 hanggang 20 ay entitled to get a chance to win ng cash prizes. First prize is 50,000, second is 30, and third is 20,000. Plus mayroon tayong 10 consolation prizes worth 1,000 pesos. So, yan po ay pampalubag dun sa mga nagtyaga na makapag-register sila online at mauna bago dumating yung takdang deadline sa pagkuha ng ating business at mayor's permit. So ito po ay taon-taon nating ginagawa kahit na sa ngayon hirap tayo ay mayroon pa rin tayong binibigay na incentive sa ating mga kababayan. Yeah, thank you very much. At dito po nagtatapos ang ating interview sa ating head ng Business Permit and Licensing na si Dr. Martin Armando Cruz. So ito na po. See you mga bloggers. Bye-bye. Thank you. God bless. Hello mga kaganda. Don't forget to watch, like, share, subscribe.
and hit the notification bell for more updates here on Gandang Lola Rose. Thanks for watching!